Wireless mic ni Boya. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Samahan niyo ako, pag-usapan natin, pagkwentuhan natin. Welcome to my channel, si Pepe at ang kwento. Eto na guys, mag-unbox tayo ng Boya wireless microphone. Stay tuned! Boya. Ganda ng box niya guys, no? Eto na guys, nahubaran na natin si Boya. Natanggal na natin yung plastic ni Shopee sa box ni Boya. So ngayon pag-uusapan natin itong wireless microphone ni Boya. So makikita nyo itong box na to ay talagang maganda, no? Solid. Yan. Okay, magsimula muna tayo dito sa front ng box ni Boya. So, meron dito yung logo, Boya, 2.4 GHz wireless microphone. Okay, ang model ng ating Boya is BYWM-3U. Ibig sabihin, yung 3U na yan ay USB-C adapter. So, kapag lightning adapter naman to, ang model naman na ito ay 3D. By the way, itong Boya na to, all-in-one. Halos lahat ng gadgets kung pwede sa kanya, no? So, tignan natin compatibility niya. iPad or tablet, smartphone, DSLR, action cam, and laptop. So, powered by Android. So, TX plus RX. Okay. Yung TX natin, ibig sabihin is transmitter. Okay, ito siya. Ito yung microphone natin. Ito yung nilalagay natin o kiniklip sa damit natin. Pwedeng hawakan din, no? RX is receiver. So, ito yung interchangeable connectors. So, universal, no? Ano-ano ba yung interchangeable connectors? Type-C adapter, 3.5 mm TRRS adapter, 3.5 mm TRS adapter. Yung Type-C adapter, syempre, sa Android devices or most Type-C devices. So, pwede rin sa laptop. Kung may Type-C yung laptop ninyo, pwede yan, okay? Ito naman, yung 3.5 mm TRRS adapter. So, saan siya pwede? Pwede siya sa most smartphone, laptop, tablet, and others, okay? Yung 3.5 mm TRS adapter ay pwede siya sa DSLR, camcorders, and recorders. Okay guys? Mamaya, ilalabas na natin yung mga item na yan. So ngayon, ipapakita ko muna yung kung ano yung meron sa box. Okay, digital transmission, built-in microphone, USB Type-C, storage, charging case. Okay, battery. So kung makikita nyo, yung TX means transmitter, 4.5 hours times 2. So, magagamit mo siya ng halos 9 hours. Yung RX naman, receiver, is 8 hours times 2. 16 hours naman magagamit. Wow. Ganda ng box niya. Promise. Presentable talaga. So, kunin muna natin itong nasa ibabaw niya. Okay. Anong meron dito? Warranty. Warranty card, for sure. Okay. Okay, sige. Bahala na sila dito. Hindi ko naintindihan. Ah, meron palang English sa harapan, no? So, akala ko wala. Ano pang meron? Wow, sticker. Maganda to. Pwedeng ilagay sa sasakyan, no? Ano pang meron? Manual. Instruction. So, okay. Okay, nandito siya, guys, no? Madali lang naman itong gawin. So, siguro later, babasahin ko ito.
Okay? Move tayo. Card. Record card. Okay. Dito, pinapakita lang dun sa loob mismo ng box kung paano alisin at paano ibalik. Okay, nandito siya. Ito siya, guys. Okay? Mamaya, gagawin ko rin to. Okay, wala na. Next. Okay, ano itong nasa maliit na box? Uy. USB cable. Type-C. Okay? So, may C lang to, guys, ha? Don't expect na mahaba ito. Lavalier. So, pang-block sa wind para hindi masyadong mahangin, no, kapag nagsasalita kayo, especially kapag nasa outside kayo ng bahay. Okay? May free siya. Hello! Ano pa meron? Okay, silicone. Next! Okay, ito na yung box ni Boy. Oh, natanggal na. Pinunahan na tayo. Wow. Maganda. Presentable. Boya. Made in China. Buksan natin, guys. Wow. Maganda siya, guys. Presentable yung nasa loob ng box. So, kung ano yung nasa box kanina, so, ito rin yung nasa loob. Okay? So, ito yung... Yan, kung mapapansin nyo, guys, dalawa yung ring niya, no? So, ito yung TRS. So, ito yung pang DSLR at camcorder. Okay, guys? Ito naman yung isa. Isang 3.5mm TRRS. So, kung mapapansin nyo, may tatlong ring siya, no? So, ito yung pang-headphones. Yan, sa tablets, smartphones, and laptops. Okay? Next. USB Type-C adapter. Okay? Guys, ang model nito is 3U. Kapag lightning adapters naman, 3B. Okay, guys? Ito naman yung ito yung transmitter. Okay, maganda. Okay, ito yung switch niya. Ito yung clip, no? Ito yung pwede mong i-savage sa damit mo. So, may takip pa yung ano, yung sa gold niya, no? Para hindi ma-charge or ma-drain yung battery. Okay? Then last, ito yung receiver. So, ito yung kinakabit o inilalagay sa gadgets, interchangeable. Okay, ito yung switch niya. Ganito, may cover din, no? Okay, nice. Ganda. Okay, meron pa pala. Pinaka-last. Ito yung foam, no? Anti-wind, no?
So, ikakabit natin dito. Yan. Ang cute. Ang syllabilier. Yan, ganito rin siya. So, ilagay din natin. Yan, swap. Hello. Good. Ganda. Okay, pagpasok niya. Uunahin. Yan. Okay. At ito rin. So, dapat ito nasa ilalim to, guys, ah. Kasi meron siyang parang humps dyan. Okay. Okay. Pasok. So, by the way, no. So, itong box na to, charging case din to, no. At the same time, storage din. Yes, maganda. Close na natin. Okay, ligpit muna natin to, guys, ah. I-open natin yung mic adapter ni Insta360X3. Ito, guys. Guys, pag nag-open kayo, dandahan lang kayo. Ha? Baka masugatan kayo. No? Kasi lang na paggagamit kayo ng cover. Yung price ng wireless mic natin at ng mic adapter. So, mamaya, no, i-reveal ko. At ilalagay ko rin sa description yung link kung saan ko siya nabili. Mic adapter for Insta360X3. Okay. Buksan natin ito, guys. Baka buksan pa ng iba. Yan. Mahirap kukutin. Okay. Presentable yung box. Paano ba ito binubuksan? Okay, bubuksan din natin. Yan. Okay. Ito siya, guys. Alisin na natin yung plastic niya. Okay. Talagang ano, no, saktong-sakto lang yung plastic, no. So, kailangan i-force talaga, no. Okay. Mic adapter ni Insta360X3. Kailangan natin tanggal ito, guys, para makabit natin yung mic adapter. Yan. So, itabi lang natin yan. So, huwag nyo iwawala yan, guys. Ha? Kailangan na kailangan yan. Ito, para sa... Yun. Okay, guys. Okay, susubukan natin yung wireless mic ni Boya, no? At yung mic adapter ni Insta360X3. So, kapit natin dyan. So, ipakita ko lang sa inyo kung paano nilalagay, guys. Okay, si Boya. Punin natin si receiver, no?
Yan. Pagkukunin natin si 3.5 millimeter TRRS adapter. Wow. Pabit natin, guys. Doon. Okay. Ganda, guys. Parang robot. Test na natin to, guys. Stay tuned! Hi, guys. So, sinusubukan natin ngayon kung malinaw yung mic ni Insta360. So, sa ganitong kalayo. Ngayon, lalayo tayo, guys. Malinaw po yung boses ko. So, I hope clear pa, no? So ngayon naman ay susubukan naman natin ang Boya wireless natin. Ito, guys, susubukan na natin ngayon si Boya kung malinaw ang kanyang voice sa ganitong kalayo. So hindi ko alam kung malinaw itong voice ko ngayon na nasa labas tayo ngayon. Meron tayong phone ngayon, no, na anti-wind. So tignan natin kung ganong ka-clear or may noise reduction ba kapag merong foam na katulad nito. So lalayo tayo. Yan, habang naglalakad tayo. Yan, layuan na natin. So hindi ko alam kung nagmi-meet pa yung dalawa nito, yung transmitter at yung receiver. So yung layo nito, estimate ko nito ay nasa 7 meters. So lalayo pa tayo ng 10 meters. Yan, habang papalayo tayo, in-estimate natin ang 10 meters. Ito, guys, nasa 10 meters. Tignan natin kung malinaw pa ang boses natin. Yan. Itong layo na to ay nasa 10 meters estimate. So, tignan natin kung malinaw pa yung voice natin, no? So, ngayon naman nakikita natin yung receiver natin. So, straight naman, no? Yung mas malayo. Yan. Mas malinaw kaya ito ganitong kalayo. Siguro mga nasa 12 meters without obstacle. Yan. Mayroon naman. Yan, ganitong kalayo. Nasa 20 meters or 18 meters. Yan. Test mic kung malinaw pa yung voice ko. Okay. Lalayo. Tingin ko nasa 20 meters na ito. So hindi ko alam kung narinig pa yung voice ko, no. So sana maging malinaw itong voice ko, so sa ganitong kalayo. Yan, merong humaharang na isang dalagita. Yan, papalapit dyan sa camera. Sana narinig pa yung voice ko dito, no. So sa ganitong kalayo. So estimate ko nito is around 22 meters. Yan, mga ganyang kalayo. So ngayon, lalapit na tayo dyan sa camera na yan. So habang naglalakad, so sana walang interruption dun sa signal, no? So sana habang naglalakad tayo, malinaw pa rin yung voice natin. So without any interruption of signals. Ayan, guys. Nasa 12 meters estimated. May naglalaro dito, nakabike. Ayan, papalapit din sa camera. So tignan natin, no, mamaya i-review natin kung malinaw yung voice natin na nasa labas tayo. Ito, guys, ay nasa malapit na ako. So yung signal naman natin, so okay naman, no. So steady yung kulay blue niya.
So I hope maging okay yung voice natin kay Insta360 X3. Kanina na-test na natin yung voice quality ng Insta360 X3 mic at Boya wireless microphone. So bago yun, nagkaroon ako ng struggle dahil sa maling adapter yung nagamit natin. Kasi ang iniisip ko, sa mic adapter ni Insta360 X3 ay 4 3.5mm TRRS adapter. So, yun ang ginamit ko kay X3. Mali pala. So, iniisip ko, no, defective yung Boya natin dahil hindi nagpa-function yung voice, no. So, hindi, walang output from the mic ng Boya wireless papunta doon kay Insta. So, ang nagagamit lang na mic is yung default na mic ni Insta360 X3 natin. Hanggang sa nagtanong ako doon sa seller natin kay Shopee, nagfe-feedback naman siya sa atin dahil nag-request lang ako ng refund. Hanggang sa sinubukan ko na siya TRS 3.5mm adapter. So, ayun. Boom. Gusto kong malaman ninyo kung ano yung na-experience natin, kung paano natin ginamit si Boya wireless microphone natin. Noong una, ang ginamit natin is si 3.5mm TRRS adapter. So, kung mapapansin nyo, ito yung 3 rings niya, no? So, ikapit lang natin, guys. Okay. Ito si Insta360 X3 natin. So, kung mapapansin nyo, ito yung bat natin, no? So, dapat pagpasok ng receiver papunta kay mic adapter ni Insta360 X3, so dapat may lalabas dyan na icon ng mic. Then dito dapat mayroong bar na lalabas dyan na kulay green. So indicate na yung receiver is activated na kay Insta360 X3 natin. So kung mapapansin nyo, wala. Diba? So dahil itong Insta360 natin ay belong kay TRS 3.5mm adapter. So, action cam. Palitan natin, guys, para makita natin kung ano yung nasabi natin kanina. Ito, guys, push lang natin. Alalay lang tayo sa harapan. Kunin natin yung TRS dito sa case ni Boya. Ito, guys, ipapakita ko lang sa inyo, ha. Mas mataba si TRS compare kay TRRS. Ang TRS is 2 ring. Madali na ma-identify yan. Itong TRRS ay 3 rings. Yan, papansin nyo. Tatlo yan. Kapit na natin si TRS. Okay? Then, on lang natin. Okay. Ipasok na natin, guys. Guys. Kaya nakita nyo yung icon ng mic. Mic icon. Then yung kulay green na indicated na active na yung receiver kay Insta360 X3 natin. Yan. Yan, nagkukumpas na siya, guys, di ba? Kung may mga questions kayo, guys, comment na kayo below. Sasagutin natin yan kung hanggang saan kaya natin. Sa charging naman tayo, guys, tignan natin kung paano i-charge itong transmitter at yung receiver dito sa charging case ni Boya wireless microphone. So, ang gagawin lang natin, ipapasok lang natin itong transmitter at yung receiver dito sa slot na yan. So, ito yung receiver. So, tandaan nyo lang. Yung pin, dapat sakto yan dito. Okay. Pag-close ng box, makikita natin yung remaining battery level ni charging case natin. So, yan. Nakita nyo, nag-blink yung left at right. So, ibig sabihin, nag-charge na yung transmitter at yung receiver
sa loob nito. Paano malalaman kung fully charged na yung transmitter at yung receiver? Mawawala tong dalawang itong nag-blink. Kapag itong charging case na to, sinarge natin, so ang indicator niyan, kulay white, no? So, blinking yung first to fourth slot. So, kapag fully charged na, mawawala na yung mga ilaw na yon. Sa pairing naman tayo ng transmitter at ang receiver, mas madali yung ganito, guys. Kapag nasa loob ng charging case yung transmitter at receiver, open nyo lang tong box na to, mag-auto pairing na sila. Yan, nakita nyo, solid blue, pareho. Ngayon, kapag hindi yan nakailaw na naka-solid blue, so pwede nyong i-press ito para mag-pair yung dalawa. Pag dito, guys, medyo matagal yung pairing nila. Yan, solid blue na sila. Ngayon naman, may isang way pa para mag-pair sila, no? So, ilabas lang natin sila. For example, nilagay nyo sa packet nyo, no? To then gagamitin nyo. Sabay silang i-power on. Pair kagad. So, wag nyong gagawin na mauna yung isang i-power on, then isusunod yung isa, vice versa. Hindi sila magpe-pair. So, dapat talaga, sabay silang hold and press hanggang sa umilaw na sila. Katulad nito, solid blue. Ibig sabihin yan, paired na sila. Ngayon, ang magiging problema ko lang dito, for sure, yung foam at yung lavalier na dead cat. Dahil maluwag siya. So, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko dito. Baka may suggest kayo, comment below lang kayo, guys. Kasi ito, bungad lang siya, no? Tignan nyo, guys. Madali lang siyang matanggal. Mas lalo na yung dead cat, yung lavalier, dahil napakaluwag niya. Maluwag yan, guys. Ito lang yung magiging major problem ko kay Boya sa wireless mic natin. Okay, guys, thank you.